Ay, diyan ka pala. Nandito ako sa bintana namin. Chika lang tayo, no? Napansin mo ba, Ben, na nowadays, wala nang dumudungaw sa bintana? Yung bintana yun. Di ba? Wala na! Wala na talaga! Diba pupunta ako sa mga bahay-bahay, mga ganyan, no? Tingnan mo. Yan, di ba? May mga bintana. Yan, may mga bintana. Yung mga unang panahon, mga 90s, hindi pa uso yung social media. Tambayan yan. Ay, ganun ako eh. Inaabangan ko yung nanay ko na dumating. May pasalubong na hotdog, o kaya chichirya, o kaya comics, ang ganun. Yan. Hintayin ko yung nanay ko. Kahit tatlong oras. Basta nandito lang ako sa bintana. Titingnan yung mga ibon. Hanggang magdilim. Ngayon wala no. Seriously, wala no. Yung bintana ngayon, it's either tumatambay na lang kung walang signal. Diba? Kaganoon ka ng wifi, signal. Laka signal eh. Or may natambay sa bintana. Pero, kumukot-kot ng cellphone. Iba pang use, pasokan ng hangin. No? Yeah, bubuksan yung bintana para mahangin. Kung hindi aircon, kung ano. Or, pasukan ng kuya mong laging late umuwi. Yung nasasaraduhan lagi ng bahay. Yung membro ng pamilya niyong laging gala. Yun lagi ang silbi ng bintana. I think darating yung time na yung mga bagong bahay na gagawin, mawawala na yung bintana. Kasi if it's the reason or if it's only used for ventilation, may mga bagong gawa ng bahay na kahit walang bintana, malamig, 'di ba? Or aircon na lang lahat, 'di ba? So nakakasad. Ang daming nababago. No? Kailan kayo mawawala yung pinto? Nako? Yung dati, yung bintana pa namin, no? Ay, hindi po. Hindi. Nagbablog lang ako, Tay. Dati yung iba pa, ano? Yung iba pa, ang ganda ng bintana namin dati, yari sa Kapis. Yung share ko lang. Bubuksan mo lang ganun. Luma kasi yung bahay namin dati sa Sampaloc. O ganun. Tapos may kapis-kapis. Sholo. Tapos sa tapat may bilyar. Ganun. Yung mga sarap na may bintana dati. Ngayon wala na eh. Hindi na masyado natatambay yan. Tsaka doorbell. Diba? Nawala na rin doorbell. Uso pa ba? Uso pa ba doorbell? Kasi anuan na eh. Labas ka na. Chat na. Pag wala. Uy, labas ka na dito. Dito na ako sa tapat ng bahay niyo. Bilang-ilang. Paparing, no? Wala na rin yung doorbell. Dati pag yung sa nung mga bata-bata kami sa school. Ano to? Yung mga kabataan dati. Parang payabangan, di ba? May rep kayo. Ilan pinto ng rep nyo? Sa amin, dalawa. Sa amin, tatlo. May tatlo ba? Ano yan? May doorbell kayo? Uy, may doorbell siya. Mga ganon. Kasi dati, parang naaliw ako pag nakikita ko yung, ay, dyan nakatira si ano, si ganyan, si Paul. Mga ganon yung mga bahay na klas. Ang yaman, ang laki ng bahay. Meron silang doorbell. Mga ganon, eksena ng bata, di ba? Mga... Alin yung bahay niyo doon? Yung kulay green, oh. Presidente nanay ko doon eh. Eh, eksena pa doon yung ano, yung payabangan eh, di ba? Presidente nanay ko eh. Oh, talaga? President nanay mo? Ang galing naman. Yung pala, presidente ng Homeowners Association. Me, ano ba? Dati uso din yung tumatambay kami sa bubong. Naranasan mo yun?
yung siyempre magagalitan ka na nanay mo, ay okay lang yan, pag yan nabutas yung bubong natin ha, bumaba kayo dyan. Yung mga kabataan ha, akit sa bubong, magpapalipad ng saranggola, tumatambay kami, pati nga sa kisami tumatambay kami. Ngayon wala na. Wala na ako nakikita mga kabataan tumatambay sa bubong ni. Mamis. Di ba? Meron ba kayo nakikita? Tumatambay pa sa bubong? Mami, tambayin namin yung bubong. Kaya nga yun, dyan kami nanonood ng sunset. Eh, hindi ako na ano sa sunset eh. Hindi ako nagagandahan. Sunset. Anong maganda? Sunset is the only beautiful in goodbye. Ah, ano daw? Yun ang pinakamagandang... Basta, nag-gets mo ako. Maganda daw yung sunset. Yun daw ang pinakamagandang goodbye, yung sunset. Hindi kami nagagandaan ni, kasi tambay kami sa bubong eh. Nagsiset yung sun sa bubong din. Ay, ang dami talagang nabago. Tambay sa puno. Wala nang tumatambay sa puno ni. Diba? Ang ano namin diyan, alatiris or mangga. Ano man, tumambay ka sa puno ng papaya, pukin ang ina mo, puno ng saging, tumba 'yon. Yan ang mga ano na namin, mangga, santol, alatiris. Yan. Pagalingan pa kayo akyat ng puno, pupunta ka pa sa pinakadulo kasi tapos kung pipitasin mo lang yung manibala, yung hinog, yung pula, yung manibala, yung naghahati na yung kulay sa green hanggang orange. Uy! Putang ina, pagkain pala ng ibon yung alatiris. Naman kung pagtanda ko. Wala na tumatambay sa mga puno ng alatiris. Mami, magganap ka ng puno ng alatiris. Tingnan mo kung may tumatambay pa. Wala na, B. Nabulok na nga lang yung mga prutas ng alatiris. Dati, mami, tabo-tabo namin yan, oh. Wala pang hinog, manibala lang, tinipitas na namin. Okay nang yun ang mga latiris yan. Lalaro pa kami, oh. Ang saya. Ang luto-lutuan, wala na rin. Wala na rin naglalaro. Mga kabataan ngayon, ang gusto bahay-bahayan na agad, eh. Kinangina nyo? Tinutuo mi. Nagbahay-bahayan na agad, nag-anak-anaka na agad. Okay nang ina nyo. Tapos manghihingi kayo ng pandaya pero sa aming mga vlogger. Bakit? Kasama nyo ba kaming gumawa niyan? Ha? Yung ina nyo. Kinang ina nyo rin eh. Huwag nyo nga ako pinag-ano. Yung ina, Dok, panggatas lang tsaka pandaya pero ng anak mo. Kinang ina mo. Yung ina, ginawa nyo yan. Di nyo naman ako in-invite. Yung ina, tapos ngayon, gastusan, kasali na ako, mi. Hey? Kinanginan nyo pala eh. Oh, kabataan ngayon, iba na trip. No? Kaya nagniniwala talaga akong masaya talaga or pinaka-perfect talaga yung batang 90s. Mga batang 90s talaga, mga bongga. Bongga tsaka napakasaya. Ang saya-saya talaga ng kabataan namin. Mga 90s. Talagang, grabe. May nag-ano pa ba? May nag- pumupunta sa labas, mga nagtataguan, tumbang preso. Wala na, mi. Wala na nagaganon, mi. Lahat nag-ML. Lahat nagpa-Facebook. Nagti-TikTok. Kinanginang yan. Mga kabataan ngayon, ang babadoy, ang kukorni. Totoo. Kahit makarating, mi. Tinakot nyo. Totoo naman, eh. Dapat explore nyo yung mga ano, kasi be, yung cellphone, yung ano, social media, yung manalis yun eh. Actually, madadagdagan pa nga yun eh, mag-improve pa nga yun eh. Pero yung mga kabataan na hindi nyo na-experience yung mga paglalaro sa labas, kumain ng tae, ano daw? I mean, yung maging madungis, yung pag napagod, bumili ng pisong ice candy, 5 piso na ngayon. Mga ganun ba? Maglaro ng text, Jolen, Chinese garter. Ganun. Para malaman nyo kung ano ang camaraderie. Yan. May experience nyo yung maglaro as a team. Yan. Maglalaro kayo ng
Ano yung ganun ganun? Yung tayaan, tapos maglaro. Piko or Chinese garter, di ba? Tinuturuan kayo ng mga ano sa buhay. Hindi yung putang ina puro kayo ML. Ano, huwag ganun. Kinanginay nyo, no? Baguhin nyo yung ano nyo. Kung ano, ngina, ngalay na ako.